Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotions. Boses ng Human Rights Promotions sa malayang demokrasyang ito, kaakibat ang ating panalalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang banta. Ay hinggil sa issue ng Holy Week from Palm Sunday to Resurrection. O ito yung ating right to religion. Ang simbahang Kristiyano-Katoliko ay nagdiriwang ng Lenten season noong pang February 14 hanggang magtatapos siya ng March 28 o hanggang 31 sa Linggo ng Pagkabuhay. At ang sentro nito ay ang Holy Week nga. So, simula ngayon, Linggo ng Palaspas ngayon. So, Happy Palm Wednesday, Palm Sunday sa inyo ngayon hanggang sa Linggo ng Pagkabuhay. Then sa Good Friday sa sunod na Biyernes. So, ang Holy Week, ang sentro nito ay Holy Week ngayon darating na Linggo. Ngayong Linggo ng from ngayon, March 24, Palm Sunday, to March 29, yun yung Good Friday, until March 31, Linggo ng Pagkabuhay. So, yun. So, itong susunod na linggo, yung buong linggo, Lunes Santo na bukas. So, ngayon, Palm Sunday. Lunes Santo na bukas hanggang Good Friday, then Linggo ng Pagkabuhay. So, yun. So, dyan ay dyan pinagdiriwang at ginugunita natin yung Holy Week o Semana Santa. Pero nagsimula na yung ating Lenten season, February 14 pa as Wednesday nagsimula yan. So, magtatapos yan after ng yung kabuuan ng Holy Week for the one week. Ang Biyernes Santo ang araw ng paggunita sa pagkakapako sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo, o ito yung buong Holy Week na paggunita, ay pagunita ng kanyang paghihirap hanggang ipako siya sa krus sa muling pagkabuhay sa ikatlong araw. So yun, sa dito sa Lenten season, Holy Week, ito yung panahon ng pagninila, yung pagsisisi at pag-alala doon sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating banal na Panginoon Jesu Kristo at Panginoon Diyos. So itong pagpapakasakit na ito ay salvation. Pagbibigay sa atin ng pagkakataon ng banal na Panginoon Diyos. So ang Holy Week ay devotion taon-taon ng mga Kristiyano-Katoliko upang gunitain ang paghihirap sa krus ng Panginoon sa Kristo, yung ating salvation para sa kaligtasan at pagpapatawad at pag-ibig at habag ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan upang mabigyan ng pagkakataong makaisa sa paghahari ng Panginoong Diyos at Panginoong Yesu Kristo sa itinap ng panahon hanggang sa buhay na walang hanggan. So yun. So yan ay ang ating simbahang Katoliko, yung Kristiyano-Katoliko ay nagtakda sila ng panahon kung saan ay ating ginugunita ngayang ginawa ng ating banal na Panginoon Yesu Kristo para na pagbibigay sa atin ng habag at pag-ibig ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay bigyan ng pagkataon for that salvation sa pamamagitan ng kanya, siyempre sakripisyo sa pagkakapako sa krus, na kung saan pinakita niya rito ang pag-conquer sa kamatayan, at tayo ay sa pamamagitan nun yung kanyang dugo, yun yung nagbibigay ng salvation. Kasi ayaw ng Diyos yung bisik-bisik lang ng mga dugo ng mga baka. Yung dugo ng Panginoon sa Kristo ang inihandog sa Panginoon Diyos para tayo ay mapatawad. Kasi ang pagkakasala, lalo na mabigat, may kamatayang spiritual, hindi po pwedeng mapatawad lang ng katastahan. Yun ay kinakailangan ng pagpapatawad doon ay mayroong patumbas na dugo. At walang ibang kapatawaran sa kasalanan, sa katastahan, kundi yung ginawa ng Panginoon Yesu Kristo. Kaya kapag nagkasala, kinakailangan tayo ay binibigay tayo ng kakataon na makapagsisi through Christ. Ngayon kung hindi tayo magsisisi, ay walang kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Dahil nga sa pamamagitan ng Panginoon Yesu Kristo,
kaya tayo napatawad. Hindi po pwede sa dugo ng baboy ang bibisik sa iyo. O kaya dugo ng baka. Kasi noong panahon noon, kapag kayo mga pari noon, kapag nagkasalo, binibisik ng dugo, yung punda, yung tao. Ngayon hindi. True Christ, mananalangin ka sa Diyos kung magkita ng Panginoon sa Kristo, papatawarin ka niya. True Christ, palaging sa pamamagitan po ng Panginoon sa Kristo, patawarin niyo po kami sa aking pagkakasala. Ganun yung ating bitaw na dasal sa ating Panginoon Diyos. Hindi na ngayon nagagawa ng seremonyas yung ating simbahan, bibisigan ka ng dugo para mapatawad ka sa pagkakasala mo, pag-aarasan. Hindi na ngayon, ang kwan ngayon ay kinakailangan yung sa sakramento, pagkatapos yun, yung pagsisisi ka ng pagkakasala mo, through Christ. Pwede doon sa pari, pwede direkta sa Panginoon. So, ang sangkatauhan o bawat isa ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na magsisi sa kasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Yeso Kristo at tanggapin ang Panginoong Yeso Kristo bilang tagapagligtas at isinugo bilang bugtong na anak ng Diyos para sa ikapapatawad ng ating kasalanan at kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan at kaluwalhatian na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Yan. Lagi natin nabanggit ang lahat ay ang sangkatauhan o ang bawat isang mga tao at binigyan ng pagkakataon na magsisi at makapagbagong buhay. So yan yung habag na ibinigay sa atin ng banal na Panginoon. So, mula doon sa simula, doon nung ang Panginoon sa Kristo ay mangaral na at na doon na nagsisimula yung pagpapatawad sa sangkatauhan hanggang ngayon. So napakaraming panahon yung mula doon ang mga bubuhay doon sa mga panahon na yon. Yun ay mapapatawad sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Panginoon sa Kristo at maabot ng kanya aral. So yung mauna noong pabago sa panahon ng henerasyon noon, yun ay uhusgan sa iba't ibang mga panuntunan ng ating banal na Panginoon Diyos nung nabubuhay sila. So yung panahon ng Panginoon sa Kristo hanggang ngayon, tayo ay na-under noong ngayon sa New Testament na kaloob sa atin na banal na Panginoon Diyos na may kahabagan niya tayo. So, asali na pinatatawad niya tayong lahat mula doon sa unang pagkakasala. Pero kinakailangan, halimbawa, napatawad niya tayo doon sa buong pagkakasala mula kay Eva at Adan doon sa pagkakaloko sa atin ng demonyo. Pero mayroon tayong individual na ginagawa na nagkakasala na. So, yun ay pahingin natin ng kapatawaran para tayo ay mapatawad ng ating banal na Panginoon. Kasi noong unang panahon, pagka doon ka sa kautusan, doon ka huhusgahan. So ngayon ay hindi na doon sa kautusan ka huhusgahan, kundi doon sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Panginoon. Doon sa tayo ay sa binahagi o pinangaral na Panginoon sa Kristo, yung mabuting balita, doon tayo huhusgahan ng banal na Panginoon. So ngayon, ang Human Rights Promotion ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang bandao. As issue nito ng Holy Week o Semana Santa mula sa Linggo ng Palaspas hanggang Biyernes Santo at Linggo ng Pagkabuhay ay nakikisa tayo sa debosyon at pananampalatayang ito ng Kristiyano Katoliko na ginugunita taon-taon at makikisa tayo sa paghihirap ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kanyang isinagawang pamiligtas sa atin na magpasa ng krus at ipako para sa ating kaligtasan. So tayo ay ang Human Rights Promotions ay nakikisa sa Kristiyano Katoliko sa kanilang karapatang ito. Bilang Kristiyano Katoliko rin, tayo ay nakikisa na gunitain sa praktika ang ginagawa nating mga pagunita, pag-anala at pagpapalaganap upang ipakilala ang ginawa ng ating banal na Panginoon Diyos na kahabagan, pag-ibig at pagmamahal sa atin na tayo ay bigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating banal na Panginoon sa Kristo na kanyang palamang bugtong anak. So yan, sa pamamagitan ng ganitong panahon ng Holy Week, dito natin pinatitingkad itong panahon na ito na panghihirap ng ating Panginoon sa Kristo. Bagamat siyempre ito ay dapat natin nasa sa puso araw-araw upang ito ay daladala natin na
sa ating pamumuhay na tayo ay mamuhay ng mabuti at matatag. Now, hindi tayo dapat matinag sa pananampalataya sa Panginoon. At tayo ay, siyempre tayo ay, doon sa mga hindi nakakakilala, tayo ay manampalataya. So, kaya tayo ay nakikita sa pananampalataya ito at ating paitingin ito, ang ating pananampalataya sa buhay natin, kung anuman yung ginawa na Panginoon sa Kristo na kanyang sakripisyo tayo ay sa bawat pamumuhay natin dito ay sabi nga ng Panginoon sa Kristo ay pasanin natin yung ating kanya-kanya sa Diyos at tayo ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos. So kaya ngayon kung tayo naman ay mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, hindi niya tayo bibigyan ng mabigat na krus. Magaan lang papabuhay sa atin. Kung magamang sa pamumuhay na ito, di ba napakabigat na buong buhay. Hindi ka niya pamumuhay na sobrang bigat. So, ibig sabihin, kung mananampalataya tayo na sa Panginoon Diyos, mamagitan niya, magaan ang magiging pamumuhay natin, makapumuhay tayo ng maayos. Kasi nga, napakaganda, no? Na isang banal na Panginoon Diyos, na tayo ay makapumuhay ng maayos. Kahit man, syempre, hindi lahat na nanampalataya, pero hindi. So, kaya meron, at meron kung nagkakamali, gumagawa ng ibibuti. So, yun yung naging paghihirap ng bawat isa. So, kaya para tayo maging matatag dyan, dahil nga mayroong hindi na ng palataya, mayroong gumagawa ng krimen, para tayo maadya dyan, para tayo protection na ng Diyos, para tayo ay maging matatag, tayo man ng palataya sa pamamagitan ng Panginoon. Yes, okay. So, abutin man natin ang sinasabi na halimbawa tayo man ay umabot sa punto na ang paghihirap natin sa buhay na ito, yung mga kagaya ng Panginoon sa Kristo, hindi natin itatuan. Tayo patuloy pa rin gagawa ng mabuti. Bagamat, hindi naman tayo mababayaan ng ating Panginoon sa Kristo na dumanas pa rin ng mga ganong klase ng mga pangyayari. Kundi tayo ang bibigyan niya ng magaan na pumuhay para tayo ay maligtas sa ating sa pumuhay niya. Kagaya nga sa darating na banal na paghukom, eh, hindi pinabayaan ng Diyos na sobra tayo mapaghirap naman. Kasi nga, maaaring walang maliligtas kasi sa hirap na mangyayari sa takdang panahon. So, Ang Holy Week ay magbigay sa ating mananampalataya ng maigting na gabay para sa ating pagtalima ng mabuting balita o pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang isinagawa at aral sa atin at gabay ay manalig tayo ng matibay at matuwid at mabuti sa ating Panginoon Diyos. Sana yung itong Holy Week nga ay makabibigay sa atin ng gabay para sa ating mananampalataya na parang icebreaker yun ang ating kita nga. But definitely ay hindi lamang sana doon sa mga okasyon tayo nagkakaroon ng muling tumitingkad yung ating pananampalataya. Siyempre every Sunday ay dapat yan ay nagpapatingkad sa ating pananampalataya. Nakikisa tayo doon sa ating church, pagkakaisa ng lahat. So hindi lamang yun, kapag araw-araw nating pamumuhay dapat daladala natin ang Panginoon Diyos, ang Panginoon sa Kristo, at tayo palagi nagpapasalamat sa Kanya. So sa ating bawat gawa, dapat tayo kakiba natin. So hindi lamang tuwing mahal na araw at tuwing Pasko. So dapat tayo gagawa ng mabuti or magsisisi. So kasi hindi dapat sa tuwing ganito mahal na araw lamang tayo magtitika o magsisisi. Dapat kapag ka ikaw ay nagkamali, biglang dapat daming mapapasaalala mo sa iyo ang banal na Panginoon Diyos upang ikaw ay makapagsisi. Or else, dapat ay laging matingkad sa iyo Panginoon Diyos para naiiwasan mo ang magkasala ka at palagi mo ipanalangin na gabayan ka para hindi ka magkamali. Lalong-lalo na yung may kamatayang spiritual o mabigat na pagkakasala. Lalo na, alam ba, paglabag din sa batas na nalalabag mo yun, pwede kang parusahan din naman ng batas. Or else sa pandang paghukom or else mapahama ka. So ngayon kung ikaw ay susunod sa mabuting balita, hindi ka mapapahama. Kung ikaw nga eh, pag lumabag ka sa batas, maaari kang pulisin. Eh, syempre kung hindi ka lalabag sa batas, hindi ka maaaring pulisin. So ang problema lang natin kung may aabuso sa'yo. So tayo na may aadya na Panginoon Diyos dyan. Hindi tayo ay may tinga pa na nagpalataya. So hindi tayo niya pagbabayaan. So, pailanin tayo sa paghahari ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo sa gabay at pagtalima ng mabuting balita o bagong testamento na dapat ay ating isabuhay upang makamit natin ang ganap na kaligtasan mula sa aral na ito at makapamuhay tayo ng ayon dito yan.
Kaya dapat tayo ay sa pamamagitan ng pagsunod o pananampalataya sa Diyos mula Panginoon sa Kristo at pagsunod sa kanyang niyayag o mabuting balita, tayo ay nagpapailalim sa paghahari ng Panginoon sa Kristo. Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo. So tayo ay magpailalim sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo o pananampalataya natin sa Diyos mula Panginoon sa Kristo. So kung tayo ay nananampalataya sa Panginoon sa Kristo, sinusunod natin yung kanyang kalooban sa pananampalataya sa Diyos. So tayo ay pinag-aharian ng Panginoon Diyos, pinag-aharian tayo ng Panginoon sa Kristo in faith to God. So ganoon yung binigay na task ng ating banal na Panginoon Diyos sa Panginoon sa Kristo, na pag-aharian niya ang sangkatauhan in faith to Him para manampalataya sa Panginoon. At syempre dapat papanampalatayaan din siya bilang buntong nanay. Basta gayon, magkakaroon tayo ng pag-asa for kaligtasan spiritual. Kaya nga through Him, kasi pinakailang patawarin muna tayo bago pinakailangan magpapatawad muna bago tayo magkaroon ng pag-asa. Kasi nga kahit naman sino po pwede maghari para panampalatayaan ang Panginoon Diyos, di ba? Magandang bagay yon. Kaya lang ay sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, kasi doon niya ay pinakibinigay yung habag niya o yung pagpapatawad sa sangkatao para tayo ay magkaroon ng muling pag-asa. So hindi kung ang ino, hindi kung hindi pwede sa isang basa maghahari ka lang to faith in God. Wow, isa kang presidente na isang maghahari ka ng isang bansa, isa kang emperor, pinamanampalataya mo lahat sila sa Panginoon Diyos ay hindi lamang doon kasi kinakailangan through Christ. So dapat ganun. Kasi kung nung una pa, bago pa, kagaya ni na Haring David, pinagharian niyo yung lahat, alba Israel, in faith to God, napakaganda, di ba? Gano'ng kamahal ng Panginoon si Haring David bilang itinalaga niya at ibang mga hari. So ngayon ay kinakailangan through Christ. So, yung bawat maghahari ngayon ng mga bansa ay para panampalatayain mo sila through Christ. Yun, kaya nga, nagawa ngayon ay doon sa simbahan niya, yung paghahari na ginawa ng banal na Panginoon sa Kristo. So iniba niya ito sa pamamagitan ng hindi doon sa mga government for every country, kundi sa pamamagitan ng reliyon para pagkaisahin yung lahat sa kanyang paghahari. Diba? Ang ganda. So ngayon ay yung ganap na kukontrolin niya yung bawat mga kapamalaan ay sa takdang panahon na yun. Yung pag-aharian niya lahat with parang ang governance niya with governance of the para sa government na rin sa patakdang panahon yun. Kaya tayo ay pailalim sa kanya at tayo ay at isabuhay natin yung mabuting balita. So tayo ay magkaroon ng kaligtasan spiritual at mamuhay tayo ng mabuti sa panahon ito. So pairalin ang gabay ng mabuting balita at iwasan ang paggawa ng kasamaan o evil na sinong pamaligtas at hindi parusahan ng Diyos sa impyerno sa takdang panahon. So yan. So kinakailangan yung tayo ay sa papailalim natin sa Panginoon Diyos, pairalin natin siyempre yung mabuting balita sa buhay at pairalin yun. Sa ngayon tayo ay maliligtas pagdating ng panahon sa paghusga ng Panginoon Diyos bilang Panginoon. Sapagkat yung mabuting balita na yan, parang executive order na kung saan ay ganyan, papandayin ka dyan at maglabanday ka na maging mabuti ka, masusunod mo Panginoon Diyos. Yung mabuting balita, iyan ang iuhusga sa atin ng Panginoon Diyos kung nasunod mo yan. Kung hindi mo nasunod yan, maaari kang mapasentiyan mo. Pero kung natimbang ng Diyos kung paano mo sinunod yung mabuting balita, kung ano mo kinaya na ito ay may sa buhay, so ikaw ay maaaring magkaroon ng kaligtasan sa Espiritu. Yung Bagong Testament o yung mabuting balita na inihag ng Panginoon sa Kristo at pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, yan yung iuhusga sa atin ng banal na Panginoon. So, pagdating ng panahon. Kaya kung paniniwala mo ang Panginoon sa Kristo, susundin mo yung kanyang masalita, magkakaroon tayo ng pag-asa. So muli, ang kaliwanagan ng Panginoon sa Kristo ay magliwanag sa lahat at kalimahin ng mabuting balita sa pananalig sa ating Panginoon Diyos. Ang ating pamalaan bilang na respeto sa karapatang banta o right to religion, in particular ay secure ang Holy Week ng Holy Week ng 50,000 upang ang kapayapaan at kaayusan ay umiral.
Yun ang itong ating pamaraan ay anarespeto doon sa ating karapatang pantao kung saan ay nagtalaga na sila ng 32,000 cups para i-secure yung security and peace and order doon sa panahon ng Holy Week. So yun yung ginagawa ng ating pamamalakihan bilang narespeto sa karapatan ng mga reliyon, particular nga dun sa ating Kristiyano Katoliko na nagsasapraktika ng Holy Week taon-taon. So yung magsisecure 15,000 cups ang magsisecure ng ating pamamalakihan to secure the Holy Week. So ating inikayat lahat na makisa sa pangunita ng pagliligtas ng Panginoon sa Kristo o Simana Santa o Holy Week. Ang simbahan Katoliko ay maraming simbahan na nagsasagawa ng iba't ibang programa para sa Holy Week, especially Good Friday, na usually may procession na sinasagawa at banal na misa. Kung kaya't makiisa tayo sa pagunita, the blessing of life and eternity and God's love be with you all. So yun ay hinihikayat natin yung mga nananampalataya. Huwag niyo kalimutan ng itong Holy Week na ito, yung pakikisa natin sa Good Friday, usually procession at iba't pang ginagawa ng inyong mga parokya sa inyong mga lugar. So makisa dito sa Holy Week. At doon sa hindi nananampalataya kayo at mga iba't ibang mga reliyon, so kayo ay makisa sa interfaith at tunghayan yung sinasagawa ng Kristiyano Katoliko sa Simana Santa o sa Holy Week. At sana ay maliwanagan at mamulad yung iba mga hindi nananampalataya sa ginawang ito ng Panginoon Diyos sa atin na tayo ay kinabagan sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon sa Kristo upang ipakita niya ang kanyang paghahari at kanyang pagmamahal sa atin at pagpapatawad na kanyang ginagawa bilang siyempre bilang ating pinakang bilangang Diyos na may lika at siyempre hari at katastas ng pamanaan. Siyempre siya ay may panuntunan, pero ganun siya ka ganun niya ka tayo na mahal na bigyan ng pagkakataon even though his sons binigyan niya ng pagkakataon tayo from the sacrifice of his son. Kasi walang ibang kapatawaran sa mga pagkakasala ng tao kundi yung ginawa ng Panginoon sa Kristo. Kasi siya ay kinakailangan kasi ay dugo ng dugong bughaw, ika nga, siya lang yung anak na nagaling sa Panginoon Diyos, walang iba. So kaya sa kanya lamang yung pagpapatawad na may aatang at hindi po pwede kung ang itangin lang. So yun, muli maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa mula pamalaan at mamayang Pilipino at yung ating pamalaan mamahala ng mabuti, matuwid, patas ng sisya at karapatan ng tao. At doon naman sa mamayan, kayo ay sumunod sa ating pamalaan, sumupunta kayo sa human rights at mabuting pamamahalan. Yan. Sa gayon, tayo mapumuhay ng mapayapa at madali tayong makapagpapaulan kung walang sigalutan at kaguluhan. Yan. At tayo ay mula rito ay tayo ay magkakaroon ng kaligtasan spiritual hanggang sa ganap na pagtugon natin o pagtalima ng mabuting balita. So hindi lamang pagsunod sa pamalaan tayo magkakaroon ng kaligtasan spiritual sa paggawa ng mabuti, kundi yung buong mabuting balita susundin natin yun para tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa paghukom na gagawin ng pananampalataya ng kaligtasan spiritual sa tagalog. So yun, muli sana ay nagabayan, sana ay nakapagsabuhay sa naman ang Human Rights Promotions sa linggo ito hinggil sa karapatang mantao mula dito sa issue ito ng right to religion o yung pagpapractice ng Kristiyano Katoliko ng Simana Santa o Holy Week. So yun, magandang hapon sa inyo lahat. Happy Palm Sunday and Happy Holy Week. At doon sa Simana Santa, sana tayo nakikita sa dalangin na ang buong sangkatauhan ay patuloy na pahabagan at bigyan ng pagmamahal ng ating banal na Panginoon Diyos. Mabigyan na pagkakataon mapagbago ang mga nagkakamali at iadya naman yung mga tao doon sa mga nagkakamali. At tayo ay protektahan ng Diyos sa ilalim ng kanyang paghahari sa pamamagitan ng Panginoon. Isang magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you.